po ang lahat. Magpuri sa'yo sa Panginoong Diyos lahat ng san tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdamal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Sa inyo lumikha, magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng san pinagpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdamal, Simulan po natin ng pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo sinasabi sa atin ni Jesus na ang tunay na kaligayahan ay makakamit lamang sa pagsasabuhay sa mga banal na pagpapala. Dukhaman at pinagkakaitan, pinupuno naman sila ng Diyos ng kaginhawaang dulot ng kanyang pananatili sa kanilang piling. Sa pagdiriwang natin ng pambansang linggo ng Biblia, inaaniyahan tayong isabuhay ang salita ng Diyos upang makamit natin ang tunay na kaligayahan sa tulong na rin ng ating kapwa at ng komunidad. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at mga nagawang pagkakasala at buong kababang loob tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king Panginoong Diyos, Hari ng Lari, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus.
Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kami makasamba sa iyo ng may loobing taintim na totoo at kami na naumay magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran, at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo ay patawarin at iligtas sa araw ng kanyang poot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad. Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad. Diyos ang hari nilang lahat.
Ang maaasahang lagi ay Panginoon. Panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila ay doon tumatahan. Tumutulong siya sa balo at ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo siyon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan, at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki na may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kayo't magsaya sa langit ay liligaya, gagantimpala ang tuwi na. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao,
Umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, "Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan at pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kung napakinggan po nating maigi ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, marahil merong isang bagay na pinatutungkulan ang mga pagbasang ating napakinggan. At ano po yun? Ang salitang pag-asa. At kanino ho ba nagmumula ang pag-asa? Sabi ho natin, may kasabihan ho tayong mga Pilipino, habang may buhay, may pag-asa. Pero hayaan po ninyo na sa umagang ito, medyo palitan po natin ang kasabihang ito. Dahil kung merong pag-asa, ibig sabihin may nagbibigay ng pag-asa. At sino ang nagbibigay ng pag-asa? Ang Diyos. Kaya habang may Diyos, buhay ang pag-asa. Habang tayong lahat ay nananalig kay Poong Jesus Nazareno, buhay ang pag-asa. Sa atin pong unang pagbasa para sa araw na ito, meron pong isang bagay na tinuturo sa atin. At ano po yun? Na tayong mga tao, patuloy nating hinahanap ang Diyos. Patuloy nating sinasaliksik ang Diyos. Patuloy nating kinikilala ang Diyos sa buhay natin. Pero anong klaseng disposisyon daw ang dapat nating gawin upang ang Diyos ay makita natin? Sabi sa ating unang pagbasa, kailangan daw ang disposisyon natin ay marunong magpakumbaba. Marunong magpakababa. At ano po ang pinapatungkol nito, mga kapatid? Na sa ating paghahanap sa Diyos, sa ating pagkilala sa Diyos, dapat ang puso natin ay may kapakumbabaan. Bakit? Dahil kung walang kapakumbabaan, ibig sabihin, nangangahulugan, mga kapatid, na hindi natin kailangan ng Diyos sa buhay natin. Kung walang kapakumbabaan sa puso natin, ang tingin natin minsan, mas makapangyarihan tayo sa Diyos. Kung walang kapakumbabaan sa puso natin, nangangahulugan na minsan, mas makapangyarihan pa tayo sa Diyos. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang lahat ng meron tayo sa Diyos nagmula. Lahat ng meron tayo sa Diyos nagmula.
minsan po naimbitahan ho akong mag-anointing of the sick. At sa aking pagkukwentuhan doon sa aking ina-anoint, ang sabi niya sa akin, alam mo, Father, dati hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi ko sa kanya, bakit naman po? Kasi lahat naman meron ako eh. Maganda ho ang buhay ko, sabi niya. Marami akong pera. Lahat ng gusto ko, nagagawa ko. Maganda ho ang naging buhay ng mga anak ko. Sa madaling salita, Father, mayaman ako. Pero alam niyo po, Father, kung kailan ko pong naniwala ako na merong Diyos? Nung nagkasakit po ako. Kasi ho, napagtanto ko na kahit gaano karami pala ang pera ko, hindi pala sapat yun minsan. Ang kailangan ko pala, pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, sa ating patuloy na pagkilala sa Diyos, wala ho tayong pwedeng ipagmalaki. Wala ho tayong pwedeng ipagyabang dahil ang lahat nagmula sa Kanya. Kaya anong klaseng disposisyon ang ipinapaalala sa atin sa araw na ito? Pagpapakumbaba. Ang taong marunong magpakumbaba ay ang taong marunong umasa sa kabutihan at awa ng Diyos. Dahil oras na maging mayabang ka na, wala ka nang inaasahan. Pero kapag ikaw ay patuloy na nagpapakumbaba sa kabila ng kung ano ang meron ka, ibig sabihin nun, patuloy ka pa ding umaasa sa kabutihan ng Diyos. Pangalawang bagay, sa ating ikalawang pagbasa sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, napakinggan po natin yung panawagan ni San Pablo na alam niya na ang bawat isa may kakulangan. Ang bawat isa may mga kahinaan. Ang bawat isa may mga pagkukulang sa buhay. Pero sa kabila ng mga pagkukulang na ito, sinabi ni San Pablo na ang Diyos patuloy pa rin tayong pinagkakatiwalaan. At siguro mga kapatid, ito ho yung pangalawang bagay na magandang tingnan natin. Ang mga taong marunong umasa sa Diyos ay ang mga taong marunong magtiwala sa Diyos. Pero mga kapatid, panawagan din po ito sa atin na sana't pagkatiwalaan din po natin yung ating mga sariling kakayanan. May mga pagkakataon po kapag tayo ay nalulubog sa problema, may mga pagkakataon po na tayo ay nakakaranas ng mga hirap sa buhay, nawawalan tayo ng loob. No? At minsan kapag tayo ay nawawalan ng loob, may mga pagkakataon na nawawalan din tayo ng bilib sa ating sarili. Pero paalala sa atin ng Diyos sa araw na ito, ang bawat isa sa atin, nilikha niyang maganda at mabuti. Nilikha, nakawangis ng Diyos. Kaya ang Diyos, kapag tumitingin sa atin, nakikita niya yung ating sariling kakayanan. Nakikita niya yung kabutihan sa ating mga sarili. Nakikita niya yung kagandahan sa bawat isa sa atin. Kaya sana mga kapatid, huwag ho kayong mawala ng pag-asa. Huwag ho kayong mawala ng pagkakataon na pagkatiwalaan po ninyo ang inyong mga sariling kakayanan. Dahil kapag tumingin ng Diyos, tayo din ay Kanyang pinagkakatiwalaan. Tayo din ay kinabibiliban ng Diyos. Ang taong marunong magtiwala sa Diyos, kailanman
hindi mawawala ng pag-asa sa Diyos. Ang taong marunong magtiwala sa Diyos, kailanman hindi mawawalan ng pag-asang nagmumula sa Diyos. Panghuli, sa ating ebanghelyong napakinggan, ito ho yung tinatawag nating Sermon on the Mount. At ito rin ho yung tinatawag nating Beatitudes. At kung sa titingnan po natin yung salitang Beatitudes, meron hong dalawang salita na pwede tayong makita. Be, saka, attitude. Ito ho yung disposition na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Pero marahil marami magtatanong sa atin, Father, paano hong magiging mapalad ang aba? Paano hong magiging mapalad ang mga nahapis? Paano hong magiging mapalad yung mga mahabagin? Kabaliktaran ho yan ang tinuturo ng mundo. Pero mga kapatid, ang pagiging mapalad ay hindi lang pagkakaroon ng kung ano ang meron ka, kundi ang pagiging mapalad ay pagpili sa Diyos sa lahat ng oras at ginagawa natin sa ating buhay. Ganun ho ang pagiging mapalad. Hindi sa material na bagay, hindi sa kung ano ang meron ka, kundi ikaw ay tunay na mapalad kung ikaw ay marunong sumunod sa Diyos at kung ang Diyos ang lagi nating pinipili sa ating mga buhay. Sabi nga sa ating ebanghelyo, magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, sa buhay natin, araw-araw tayong gumagawa ng desisyon. Araw-araw tayong nagdidesisyon sa ating mga buhay. Araw-araw tayong pumipili. Magandang tanungin yung ating mga sarili sa araw na ito. Pinipili ba natin ang Diyos? Pinipili ba natin si Jesus? Kasi kung pinipili natin ang Diyos at pinipili natin ang pong Jesus Nazareno na mamutawi sa buhay natin, sinasabi ko sa inyo, yun ang tunay na pagpapala. Yun ang tunay na mapalad. Buhay ang pag-asa dahil ang Diyos ay mabuti. Buhay ang pag-asa dahil ang Diyos ay mapagmahal. Mga kapatid, hindi lang hong habang buhay may pag-asa, kundi habang nandiyan ang kabutihan ng pong Jesus Nazareno, buhay ang pag-asa. Matuto lang sana tayong magpakumbaba. Matuto lang sana tayong magtiwala. At matuto lang sana tayong laging piliin ng Diyos sa ating buhay. Gusto po ba natin maging mapalad? Simple lang. Magpakumbaba, magtiwala, at laging piliin ng Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon ng ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at naukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo ay nagagalak para sa ating malaking gantimpala sa langit, manalangin din tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod ng kanyang paghahari dito at ngayon. Idalangin natin ng may kagalakan, tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo kami iyong simbahan upang manatili kaming mapagkumbaba habang sinisikap naming iwaksi ang tukso ng klerikalismo at ideolohiya. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa mabuting balita ng iyong kaharian. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gawin mong daluyan ng iyong awa at habag ang lahat ng mga lingkod bayan. Unahin nawa nila ang kapakanan ng kanilang kapwa, lalo na ng mga dukha. Gabayan mo sila sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang lingkod. Gabayan mo nawa ang Episcopal Commission on Biblical Apostolate sa kanilang gawaing ihatid ang salita ng Diyos sa nakararami. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kami iyong mga abang ampon. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ang isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming aba sa lipunan. Tapat kami na, dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kami iyong mga abang ampon. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mong kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kami iyong mga abang ampon. Idalangin din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kami iyong mga abang ampon. Ama naming matapat, kami ay nagagalak sapagkat sa pamagitan ng iyong anak, itong paghahari ay tunay na sumasa amin. Tulungan mo kaming makilahok sa iyong gawaing pakikinig at pagligtas sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Habang buhay ang Diyos, buhay din ang ating pag-asa. Lumapit tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang ating pag-asa. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin.
pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Sa darating na Webes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging na aming kinamtan, kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon iyong ibigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang hailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo po kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
bayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.